Hello guys, welcome back to my channel. Okay, and ako po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys, ayan, darating lang nito, ano? Ayan, so bali, pumili po tayo nito for review, no? Ayan, naka-bubble wrap siya na maayos. So, napaka-sealed, no? And then, guys, so, meron siyang parang, ano rito, checking up code, no? And, so, titingnan natin yan kung legit yung code na to. But for the meantime, ayan, itatry ko muna siya, of course. Aarisin natin yung seal na yan. And, titingnan muna natin kung working yung unit. Baka kasi, ano siya, no? Pundido, no? Okay? So, sandali lang, guys, ha? Okay, guys. So, ayan. Yan na po, no? Nalagay na natin siya, no? This is how it will look like, no? Ayan. Okay. So, kung mapapansin ninyo, medyo hindi pala, ano, no? Hindi pala, ano, yung ilaw ko, no? Pantay. So, dahil medyo mataas ito, mababa ito. Pero ganun pa man guys, eh, ngayon pa lang, medyo naaninag ko na, no? Na napakalinaw niya. Just imagine that. Parang ano siya guys, parang LED, no? Yung, ano niya, yung lakas niya, no? Medyo maingay yung engine, eh, no? So, ayan. So, if you are looking for an alternative na, ano, no? For LED. So, kung mas okay pa rin sa inyo yung halogen bulb, this is it guys. So, anong tawag dito? Nightbreaker laser. Yan ang ano ni Osram, no? Napakaganda, no? By the way, parang white light siya, no? Pero hindi pala, no? So, medyo ano pa rin talaga siya. Ayan, no? Medyo yellowish pa rin ng konti. Pero mas ano siya, mas whiter siya kaysa sa mga stock bulbs. Kasi yung stock bulbs guys, parang medyo ano sila, yung mas ma, ano, yung yellow na yellow. However, this one, parang ano to, 4,300K, no? Kelvin, okay? So, yung mga, ano naman kasi, yung mga LED naman, is white, no? Tingnan natin sa labas nito guys, no? Para makita ninyo yung, ano niya, no? Yung appearance niya. Guys, so, nakikita nyo ba? Kulay blue, no? Blue type. Bluish siya, no? So, ayan, no? Even nito to the other side. Blue din siya, yun, no? Nakikita nyo ba? May pagka-blue siya, no? 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 Parang napakalakas niya, guys, no? So, ayun. So, I have no complaints right now. Everything seems smooth, no? Eh, mamaya guys, i-check natin siya sa gabi. Okay? Pero, kung kukumpara ko to sa LED, very close. No? Ang advantage lang nun, makikip pa natin yung, ano, yung originality ng sasakyan. No? Unlike with LED na mayroong mga fans na baka, pagkunyari, huminto na yung fan, we don't know what's the negative thing that will happen. With this one, pag napundi siya, wala na, pundido na. Diba? So, ako kasi mas okay pa rin kasi ako sa originality versus sa LED na new, ano. Pero okay din naman na mag-LED kasi power saving din. Pero with the battery of this one, nabara pa naman itong sasakyan ko. Malaki yung battery nito. So, okay lang kahit na original lahat yan. No? So, balikan ko kayo mamaya guys. I-test natin ito mamaya ang gabi. Okay? By the way guys, ayan, bago ko nga pala ano yun to, bago ko nga pala i-demonstrate sa gabi, no? Sa ayan, ibibigyan natin sila ng konting slide comparison with the LED para din maniwala kayo. Ayan guys, ito yung dati kong naka-install na LED. Okay? So, this is an N12 if I'm not mistaken. Okay? So, ayan. So, diba, usually kasi ang mga H4 bulb natin ay merong fan talaga, no?
So just imagine what could be the thing that will happen pagka nag-stop to. So kaya mas okay pa rin kasi sa akin talaga yung H4, and for some people that they are saying na nasisira daw yung ano nila at mas mainit daw ang OSRAM compare sa other H4 bulbs. I don't think so, guys, no. Kasi kung tutuusin, guys, itong ano ito. Ito, guys, oh. Tingnan niyo to. Ayan. Just imagine this one, ayan, oh. Plain plastic lang 'yan, guys. Stuck 'yan ng ano, ng socket ng Navara. Pero there's no sign na nag-overheat siya or nasusunog, no. I've been using this OSRAM laser for the past 1 month na rin. Kaya bago ko ginawa ng review para din malaman natin kung ano niya, ang difference niya, no, sa stock bulb. So malaki talaga, malaki talaga, kasi nakikita ko na sa gabi yung mga sasakyan. Dati talagang wala, napakalabo, no. So guys, sneak peek ulit. So tatry natin ilagay nito, guys, yung ano, kumpara natin doon sa ano, kumpara nyo na lang pala, I mean, pag nilagay ko to, compare ninyo yung lakas nito at nung lakas ng OSRAM Nightbreaker laser, no. Pero ako ay guarantee, kung stock setup tapos ang hanap ninyo eh sinlakas ng LED, OSRAM is the answer to your problem. Okay, so balikan ko kayo pagka nakabit ko na ito. Okay. Ay, by the way, bago ko nga pala nakalimutan, ito pang isa pang major disadvantage nito. Pagka umaandar ang fan, pag tumatagal, guys, maingay, no? Meron namang fanless nito, kaso nga lang, just imagine LED na fanless, no? So, mas mainit kasi ang LED once na umandar. So, it can damage the light early. Unless branded yung mabili ninyo na super mahal. Eh, usually, ang mga fanless na LED, nagre-range yan sa 4,000 pataas. However, with this one, si OSRAM, 1,300 lang. Stock bulb, stock setup, LED quality yung lakas. Although, hindi siya white. Kumbaga, parang normal stock light lang siya. So, ayun, guys. So, kabit ko na to para din makita muna ninyo ang difference ng LED with fan versus the OSRAM laser. Okay, so this is the ano, guys, yan. No sight ang gamit natin, no. Yan, wala siyang indicator kung ano kasi model to, pero alam ko N12 ito, no. So yan, lagay muna natin so that we can compare. Oh, ito, guys. Ito na yung comparison, no. Dito sa driver side, ito po yung halogen natin na Oscar Nightbreaker laser. And this one is the LED. Okay, so para lang makakomparison natin yung lakas. Tingnan nyo, guys. Halos walang pinagkaiba. By the way, I am using a super dark tint, no. K14 Be Cool. Okay, so yan. Tingnan nyo, guys, ah. Oh. Is there a big difference? Oh, just imagine that, guys. Wala. Halos sing lakas talaga niya ang LED. Oh, pag nilakihan pa natin, pagka binright pa natin. Oh, dim, bright. Knowing mataas pa to, guys, ha. Nakataas pa to, di ba? Yung ano nito, yung level nito. Oh. So, ayun na nga, guys. Tingnan niyo. Tapos yung disadvantage pa niya. Pagka binuksan natin siya, rinig na rinig talaga yung vibration ng fan ng LED. Yan, ewan ko kung naririnig ninyo. Ooh, gumagano siya, guys. So, ayun. Yun yung basic na maririnig nating negative ng LED versus the OSRAM laser. So, ayan. Ito sila, guys. Medyo malabo yung reception natin. Okay, yun talaga. Doon tayo sa malinaw. Guys, so yun nyo naman, oh. Ito yung maingay. Ito, ingay nito. Lalo na pagka lalo nang tumagal, umiingay talaga. Kaya yun ang naging reason kung bakit bumili na ako ng medyo branded na same setup ng stock bulb.
kahit na same power, it's okay kesa sa maingay na ito. Yun nga, meron namang hindi maingay niyan, which is the fanless. Kaso nga lang, hindi na, parang hindi na practical to buy, no? For the worth of 5,000, 4,000. Eh, ito guys, 1-3 lang. Diba? Oh, yung ginawa ko pa naman, in-upgrade ko na rin yung battery ng Navara. Oh, 2SM lang yan, diba? Ginawa ko ng 3SM. Pa, pwede naman daw eh, sabi ng Casa at sabi ng mga Navara group. So, okay lang kahit na i-upgrade mo yung battery. So, bakit ko titipirin yung power ng headlight ko? Wherein I can get the same power of LED, diba? So, tapos maingay pa. Alam mo, rinig na rinig to sa loob ng sasakyan. Even na naka-close door, naka-aircon ako. Rinig na rinig. Yun ang ayaw ko talaga dyan. Kaya din, nag-decide na ako na siguro, yun na. Wala na. Dito na yung solution ko. The Osram laser. Okay? May nauna pang version nito eh, which is the Nightbreaker yun? Hindi ko alam kung kasing pangalan nung ano, basta may naunang version yan before the laser, no? So okay din yun, pero this one wala akong masabi, parang ang ganda talaga. So yun guys, so mamaya na siguro ulit proceed na tayo nito pagka sa gabi na, no? So hindi ko muna babaklasin ko na yan, babalik ko na yung Osram natin kesa to, kasi ito reserve na lang to eh, pagka napundi na siguro to, doon ko na lang gagamitin to. Pero hindi ko siya, ayaw ko talagang gamitin to ng pang yung pang regular na ano. Ito, mas maganda pa to bukod sa pwede mo pang gamitin as fog light. Headlight pa siya. Dun sa color, ano niya, no? Temperature. So, yun guys. Balikan ko na lang kayo once na ma-check na natin ito. Well, using it at night time, no? Okay? By the way guys, sa mga gustong alamin kung paano mag-check ng Osram, kung authentic to. Ayan guys, just check at www.osram.com. /trust, okay? So then tapos i-encode lang natin yung code, no guys. Ayan guys, so CKZSDAO. So let's check kung paano. Okay, so yan, so kung nakikita ninyo guys, ayan, dyan in-apply ko na yung code ng ating Osram, no? Ganyan lang guys, osram.com, tapos iyan nyo lang yung trust, lilitaw na yung app na yan, at itatype nyo na yung 7, no? 7 letter word, okay? So then, tapos yung authentication na code sa baba, ayan, and then, pag magno-notification yan guys, bigla na lang na sasabihin na meron kang product na, kunyari for example, H4 siya, no? Then matatag siya na original. Ayan guys. Ayan, okay lang. Nakikita nyo, diba? Lamp 1 H4. Ayan. So, ibig sabihin guys, original itong product natin. Okay? And this is the moment of truth guys. So, ayan. This was taken 6 o'clock in the evening. Okay? So, ayan. Nakabukas na po yung headlight natin, no? Usually, hindi pa ako nagbubukas talaga ng headlight. Unless it's 7 o'clock na medyo madilim na talaga. Pero ayan guys, para lang makita ninyo kung ano ang itsura niya at kung ano ang light na nabibigay niya sa oras na 6 o'clock. Okay? So ayan o. So kung napapansin nyo, napakalinaw talaga guys. Ayan o. Tandaan nyo lang guys ha, baka lang sa video eh, parang malabo no. Pero kung ano ninyo, kung titingnan ninyo, super tint yan guys, yung gamit ko dyan sa windshield ko, no? Actually sa buong sasakyan naka super dark tint yan. So kung familiar kayo sa V-Cool na brand ng tint, this was a K14, okay, no? So this is the darkest of the magic tint na variant nila, no? K14, then the next one is K28, and yun nga, pataas na ng pataas yung number, so meaning lesser yung pagka-dark. And then, ayan guys, ito naman is 7 o'clock na, so talagang gabi na, no? Wala nang araw dito. Ayan guys, so tingnan nyo naman kung gaano kalinaw guys yung ibinibigay niya. With the stock bulb, ako na nagsasabi sa inyo, hindi kailanman na ibigay ng stock bulb ito sa akin, no? Super malayo talaga, no?
na makikita nyo dyan, no? Oh, piano. Pag pinatay ko, binuksan ko, yan ang makikita nyo. Lalo na guys, pagka nag-bright pa ako dyan. Talagang todo yung lakas niyan. Yun naman, hindi rin naman ako inaano ng mga kasabayan ko, no? Kasalubong ko. Dahil okay naman kahit maliwanag siya. Hindi siya ano. Hindi siya pangit. Hindi pala pangit, sorry. Ano pala, kumbaga hindi malakas at hindi nakakabulag o nakakasilaw sa kasalubong mo. Kaya ganun siya kaganda. So, ayun. So, sa overheating, hindi naman guys. Kasi ang tagal ko nang gamit to. So, it's been 1 month na since na bago ko ni-review para din makita muna ninyo. Makita ko muna pala. I mean, para makita ko muna kung ano ang performance niya. And I'm very well satisfied that hindi na ako siguro babalik sa LED kung ganito kaganda yung headlight ko. So, malayo sa stock. LED type yung parang LED yung lakas niya, no, pero halogen siya, which keeps my original settings, no. So it's a very good thing to me. So ayun guys, ano pa ba? Yan. Again, hanggang matapos na yung video nito, eh, no. So sa pagbibideo ko ng ilaw ko, basta ang masasabi ko lang guys, panalo to. Wala kayong dapat na ika-regret kung bibili man kayo nito or kung natuklasan nyo itong product na ito. Huwag na kayong mag-hesitate guys. Ako na nagsasabi sa inyo, sasayangin nyo yung panahon na hindi kayo nakakabili nito. Again, this is a super dark tint, K14 V-Cool, yet napalinaw. Ayan guys, so wala nang kahit na anong labo talaga. Maliwanag ang buhay sa ano na to, sa Osram Nightbreaker Laser. So yun guys, I think we're done. Yan na po ang ating vlog for today. So kung meron po kayong questions, huwag po kayong mag-hesitate mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking mga kaya as usual. Kung may ayun nga, basta ang masasabi ko lang at pasasabi ko sa inyo guys ay ayun na nga, goods na goods, okay? So thanks keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.